Hanap dyan ng Honda PCX CBS version, halagang 35,277. PCX ulit, pero ito, ABS version. What's up mga folks? Welcome kayo sa panibagong Pepo update. Kung kami nagaan ko si Gunda Manong Motorsiklo, ang channel na to ay para sa iyo. Kaya kung hindi pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell. Sa ganun ay ma-notify pa na ka sa mga susunod ko pa. Inalabas na, Repo. Sa mga hindi pa nakakapag-nal na sa episode ko, ito yung thumbnail niya. Nalagay ko na sa description yung link ng video para kung gusto nyo yung panorin, i-click nyo na. At kung magustuhan nyo matong video na to, pinutin nyo lang yung like and share button dyan sa baba ng video. At malaya-malaya kayo mag-comment sa comment section kung ano ba mag-i-opinion nyo sa mga motosiklo na makikita nyo ngayon sa video ko. So, para naman sa mga magtatanong dyan ang requirements, kung sakaling may makita kayo dito at gusto nyo mag-apply ng installment, ilalagay ko na lang dyan sa screen. Screenshot nyo na lang. At para naman sa mga magtatanong dyan ng location, ang address nila dito is Motor Trade 19951 Luna Street, Tondo, Manila. Ilalagay ko na rin dyan yung contact number nila para kung sakaling malayo kayo, pwede mo na kayo tumawag dyan. At kung malapit kayo, pwede na mismo kayo bumisita dito sa branch nila. Alright mga boss, no? So mag-start na ako. Papakita ko sa inyo yung mga available nila dito ng mga repossess units. Yung mga repossess nila, mga boss, no? So yan, papakita ko sa inyo, yan, may mga available sila dito. Honda Beat, Mio Soul I, Mio Sporty, Mio IM3, tapos meron silang Honda Wave R. Meron din silang TMX125, meron silang Suzuki Bergman Street, at meron silang dalawang Honda PCX. Alright, so check natin yan. Start muna tayo dito sa unahan. Okay, so dito, meron silang Honda Beat. Sa mga naghahanap ng Honda Beat dyan, ito. Ayan, ang kulay niya is glossy red. Alright, so nakakalaga lang to ng 50,022. Kung kunin nyo naman siya ng installment, meron siyang monthly na 2,390. For 36 months yan, mga boss, no? Alright, so as usual dito sa Motor Trade, ayan, zero down payment, ayan. Okay, so kapag dito sa mga repos nila, rebated na yan ng 500 sa monthly. Alright, so kung kukuha naman kayo ng brand new, sa brand new nila, meron silang rebate na 200. Alright, so yan, ito sa repossess nila, Honda Beat. So sa appearance nito, okay pa naman, no? Yan, wala nga lang siyang grabber sa likod, pero the rest, maganda pa yung appearance niya, no? Sa fairings niya, headlight niya, signal niya, okay pa yung lens. Okay, sa gulong niya, maganda pa, makapal-kapal pa. Alright, so sa mga naghahanap dyan ng Honda Beat, ito, meron sila dito. Ito naman sa mga naghahanap dyan ng Yamaha Mio Soul I, mga boss, ito, meron sila dito. Ito, nakakalaga siya ng 55,132. Alright, so ito, pag inuwi ng installment, meron siyang monthly na 2,634 in 36 months. Alright, so yan, sa appearance niya, sa fairings niya, wala na mga ipoproblemahin, mga boss, no? Okay pa naman siya, wala pa naman siyang basag. Okay, wala lang siyang grabber sa likod. Aftermarket na rin yung cover ng seats niya, kaya lang meron na siyang signature ng pusa dito. Pero sa mileage na ito, is nasa 16,000 lang. Panalo kayo sa auto na ito, no? Okay na okay pa siya. Tapos dito naman sa headlight niya, pati sa signal niya, kaya kung mapapansin niyo, maganda pa yung lens, no? Pati yung sa signal niya. Tapos front fender, tapos dito sa gulong niya medyo makapal pa. Dito lang sa mags niya, medyo na-repaint na siya, no? Pero stock pa siya. Okay? So yan, sa mga naghahanap dyan ng Mio Soul I, eto, meron sila dito. Para naman sa mga naghahanap dyan ng Yamaha Mio Sporty, eto, meron silang available dito. Kulay niya is matte gray. Okay, so sa price na ito, eto, nag-markdown price na siya, no? So dati siya 51,500, ngayon makukuha niyo na lang siya ng 50,220. Alright, so sa installment niya, meron siyang monthly na 2,399 for 36 months. Okay, so yan, sa appearance niya, sa fairings niya, dito lang sa may bad ng engine, may missing part lang, no? Pero ewan ko lang, baka natatabi lang nila. Pero yan, sa nakikita nyo, ito lang naman ang problema. The rest, okay pa naman. Aftermarket nga lang itong cover ng seats, pero okay pa naman siya, no? Grabber niya nandun pa. Okay, so sa auto na ito is nasa 67,000. Yeah, sa headlight niya, goods pa. Tapos dito sa pinaka-smiley niya, no? Maganda pa yung lens. Alright, so dito sa front fender niya, okay pa sa gulong niya. Makapal pa. Kasing kapal pa ng mukha ni Marites. Yan, yeah, sa mga naghahanap dyan ng Mio Sporty, ito meron sila dito. Ito naman sa mga naghahanap dyan ng Mio IM3, ito meron silang available dito na magenta. Alright, so ito, for pricing pa, wala pa siyang presyo. Okay, so kung sakaling naghahanap kayo at magustuhan nyo to, pwede nyo namang applyan na to. Alright, so check na lang natin sa appearance niya, no? Okay, so sa appearance niya, pagdating sa fairings niya, kung mapapansin nyo, maganda pa yung condition ng fairings niya, no? Wala pang basag.
Okay, medyo makinis pa lalo dito sa harapan, no? Tapos sa headlight niya, wala pang basag yung lens pati sa signal. Front fender niya makinis pa, tapos sa gulong niya makapal pa. Alright, so dito naman sa likod, dito lang sa 6 niya stock pa. Kaya lang kung mapapansin niyo, pamalit na siya, no? May butas na siya dito. Tapos wala siyang grab bar sa likod. Pero pagdating naman sa Odo nito, nasa 13,000 pa lang. Yan, panalo kayo sa Odo niya. Okay, so yan, aftermarket nga lang yung dito sa hand grip niya. Okay, pero ito, stock tong ano, mirror. Alright, so yan, sa mga naghahanap nyo ng magenta ng MIUI M3, ito, meron sila dito. MIUI 125 ulit, ito naman ang kulay na ito is matte blue. Alright, so ito, may presyo nakalagay, check natin, no? So, yan, nag-markdown price na siya from 68,580, makukuha nyo na lang siya ng 64,870. Yan, medyo nakalist na kayo, no? Tapos yan, zero down payment. Tapos sa monthly niya for 36 months, 3,099. Alright, so mas maganda updated kayo magbayad, no? Para hindi mabago yung monthly niyo. Tapos sa mileage nito is nasa 42,000. Sa appearance niya, fairings niya, dito lang meron siyang kulang na 42 sa bandang engine. Pero the rest, okay pa naman. Tapos sa grab bar niya, aftermarket na. Tapos pwede siyang lagyan ng top box, no? Alright, so bracket na rin siya. Okay, so pagdating naman dito sa harapan, ayan, meron na kayong bracket dito para sa auxiliary light. Ayan, pwedeng-pwede to. Okay, so dito naman sa headlight niya, sa lens, okay pa. Wala pang basag, maganda pa yung kondisyon. Dito lang sa front fender, buo pa naman siya. May mga scratches lang dito, konti sa harapan. Tapos may sticker, pwede nyo tanggalin kung sakali. Sa gulong niya makapal pa. Kasi nga palpa ng mukha ng chismosa ang kapitbahay niyo. Alright, so yun sa mga naghahanap dyan lang, MIUI 125 na matte blue. Ito, meron silang available dito. Para naman sa mga naghahanap dyan ng underbone, ito meron silang available dito na Honda Wave 110. Ito magandang klase to. Ito yung isa sa matibay na underbone, no? Alright, so ito sa presyo na ito, nakakahalaga lang siya ng 43,000. Okay, pag kukunin nyo naman siya ng installment, meron siyang monthly na 2,055. Yan, sa Odo na ito, check natin. Alright, so sa Odo niya is nasa 9,000 lang. Mababa pa tinatakbo na ito, no? Okay, so sa appearance naman niya, sa fairings niya, wala kayong poproblemahin kasi wala pa naman siyang basag, no? Dito lang sa seats niya, sayang, no? Stock pa naman siya, no? Magandang klase to. Kaya lang dito lang may issue na siya. Pero yan, kung di naman kayo maselan, pwede nyo naman itong lagyan ng cover na natatanggal. Pero kung maselan kayo, pwede nyo siyang palitan. Mura lang din naman tong cover seat na to. Okay, so pagdating naman dito, yan, may grab bar pa siya. Tapos yan, the rest, okay pa naman. Sa gulong niya, makapal pa, oh. Yan, tapos dito sa headlight niya, sa lens, okay na okay pa. Yan, oh, wala pa siyang basag. Tapos dito sa front fender niya, all goods pa. Sa gulong niya, makapal pa. Yan, sa mga naghahanap dyan ng Honda Wave 110, eto, meron silang available dito. Ang combination color niya is black tsaka red. Para naman sa mga naghahanap dyan na pwede pang negosyo, pwede pang tricycle, pwede pang service, ito, perfect na perfect to, TMX 125, ayan, may available sila ditong repo. Okay, so sa price na ito, medyo mababa na to, sa halagang 35,277. Tapos pag kinuha nyo pa siya ng installment, napakababa rin ang monthly niya. Tapos yan, oh, nasa 1,685. So okay na to, tapos zero down payment pa siya, no? Okay, so pagdating naman sa Odo nito, yan, nasa 22,000 lang. Ayan, medyo bata-bata pa, pwedeng-pwede pa. Tapos sabi na siya, okay pa naman siya, no? Yan, konting linis lang goods na to. Dito lang sa seat siya, mukhang napalitan na siya. Kasi alam ko, itim yung stock na ito, eh. Pero to red na siya. Pero okay pa naman siya, no? Pwede pa sa hindi maselan. Pero kung maselan kayo, pwede niyong palitan. Alright, so, kompleto pa naman. Meron pa naman siyang side mirror. Tapos pagdating sa headlight, okay pa. Signal, lilinisin lang talaga. Pero dito sa gulong niya, medyo nagmamaxi pill na. Okay, so, sa mga naghahanap dyan ng TMX 125, ito, merong available dito. Pero naman sa mga naghahanap dyan ng Suzuki Bergman Street, meron silang available dito. Kulay niya is glossy blue. Ito, maganda yung kulay na to. No? Yan. Kaya lang, kung mapapansin nyo, for pricing na to. Okay, wala pa siyang presyo, pero kung nagbabala kayo, pwede nyo apply na to. Okay? So, check na lang natin sa appearance niya. Yan. Sa appearance niya, pagdating sa fairings, okay pa naman siya. Dito lang, meron siyang scratches dito sa gilid, sa kabila. Yan, meron din. Kung mas konti lang naman to sa kabila, no? Okay. Kulit ng pusa. Tapos dito, sa shield niya, okay pa naman. Nandito pa yung stock visor. Sa seats niya, stock pa. All stock pa naman siya, mga boss, no? Kaya lang dito, yan, okay pa rin tong ano niya, headlight.
wala pa siyang basag, no? Pati sa signal. Front fender niya, may konti scratches na dito sa pinakadulo, pero okay pa naman. Sa gulong niya makapal pa. Kasi nga pal pa ng mukha na katabi mo. Alright, so yan sa mga nagkakanap dyan sa Super Birdman Street na glossy blue, ito, pinaka-available dito. Dito naman mga boss, sa mga naghahanap dyan ng Honda PCX na CBS version, eto, meron silang available dito, kulay puti. Ayan, glossy white, no? Alright, so kung mapapansin nyo, for pricing din siya, pero kung sakaling naghahanap kayo na ito at gusto nyo applyan, pwedeng-pwede nyo nang applyan to. Alright, punta lang kayo dito sa Motor Trade One Luna. Okay? So kung malayo kayo, pwede lang mga tumawag dyan sa number para magtanong about dito sa motorsiklo na to. Okay, so yan, check na lang natin sa appearance, no, sa fairings nya. Yan, all goods pa sya, oh. Ganda pa ng fairings nya, wala pa syang basag. Yan, tapos dito lang sa seats nya, stock pa sya. Kaya lang, kung mapapansin nyo, may issue na sya, meron na syang hiwa. Pero yan, madali lang naman palitan kung sakali. Okay, wala syang mirror, pero madali din palitan. Stock visor, nandito. Dito sa headlight nya, napakaganda pa ng condition, no, wala pa syang basag. Basag. Tapos napakakinis pa ng front fender niya. Tsaka sa hulong niya makapal pa. Yan. Sa mga naghahanap niya ng CBS version na Honda PCX, eto, meron silang available dito. Mga boss, dito naman, PCX ulit. Pero eto, ABS version. Ang kulay naman niya is glossy black. Alright, so for pricing din to. Pero kung sakaling ito hinahanap niyo, pwede niyo na rin applyan to. Check ko na lang sa appearance niya, no? Alright, so pagdating sa fairings niya, ang kulay niya is glossy black. Yan, wala pa naman siyang issue sa fairings, no? Napakaganda pa. Wala pa siyang basag, no? Pati dito sa kabila. Okay, so dito lang sa may shield niya, wala yung ano niya, no? Visor niya. Okay, pero kagandahan nito, yung nandito is carbon na siya. Carbon to. Ayan, no? Chine kung mabuti to, eh. Hindi siya sticker, carbon talaga siya. Ayan. Ayan, naka-carbon siya. Okay, so pagdating naman dito, mapapansin niyo yung seats niya, aftermarket na. Pero pwede pa, wala pa naman siyang butas, no? Konting linis na, konting pakintab lang to, pwede pa to, no? Okay, so the rest, yan, all stock pa naman. Dito lang sa mirror pala, no, aftermarket na siya. Pero okay naman siya, no, maganda naman siya. Tapos dito, aftermarket na rin sa hand grip niya. Sa lever niya, stock pa. Okay, so pagdating dito sa headlight niya, mapapansin niyo, yan, napakaganda pa ng condition ng headlight niya, no, ang ganda pa ng lens. Pati sa signal niya, okay pa. Tapos dito, kagandahan dito, meron na siyang additional auxiliary light dito sa ilalim. Di na kayo magpapalagay dahil meron na. Yan. So, dito naman, sa front fender niya, okay pa naman dito lang, meron siyang scratches. Siguro gawa ng ano to, hindi maganda yung pagkakalagay ng auxiliary light. No? Dapat medyo nilabas lang ng konti. Okay, kasi tumatama siguro dito. Yes, sa gulong niya makapal pa, stock pa to. Alright, so yan mga boss, no, kung sakaling ganito hinahanap yung unit, pwede nyo bisitahin dito at i-check nyo. Alright, so meron din puti dito, no, kung sakaling puti hinahanap nyo. Kaya lang yan, CBS version. Ito kasi, gandaan dito, ABS version na to. Alright, so yung mga boss, that's it for today. Maraming salamat sa umabot sa puti na to. Hanggang sa susunod na repo update na lang.